This portion is brought to you by Mercury Drug, na kasi siguro gamot ay laging bago. Good morning po mga kabarkada. Isa na naman napakagandang Sabado habang kami nandirito sa breathtaking view mula po sa Taal Vista Hotel. At tamang-tama rin po dahil may pag-uusapan po tayong very hot topic right now. Ito po ay tungkol sa family planning. This is Generation RX, now signing on. As we celebrate the World Population Day last July 11, muli na namang namulat ang ating mga kaalaman sa patuloy na paglaki ng populasyon ng ating bansa. Ano yan? Directly correlated. Education and of course, yung family planning method. According to WHO, education doesn't play a role because yung population control, it's almost the same. Urban, tsaka yung rural. Nakita sa mga studies na pag hindi educated masyado sa means of contraception ang mga kababaihan natin, mas mataas yung nagiging bilang ng kanilang pamilya. Siyempre yung klase ng edukasyon ng isang babae o kaya ng isang pamilya nakakaapekto sa population control. Matagal nang napag-aralan ng World Health Organization or WHO na yung mga babaeng mababa yung antas ng pinag-aralan ay hindi masyadong naiintindihan, no, yung importansya ng mga family planning method na pinupush ng ating government towards achieving yung Millennium Goals na magtatapos by 2015. Halos nang hindi pa tayo nangangalahati doon. Ang pinakauna dito syempre yung India, no? Alam naman natin na talagang napakataas ng population nila. But with their family planning control, I think mas nauunahan tayo ng India towards achieving that goal, no, na mapababa ang population growth nila. Another example, Africa. So makikita mo na talagang itong mga bansang ito ay mga bansang kabilang sa third world. Masarap magkaroon ng maraming anak. Masaya ang malaking pamilya. Pero kasabay dito ang napakalaking responsibilidad. Sa pagbabalik ng Generation RX, mga paraan ng family planning ating alamin. Family planning brings a wide range of benefits to women, their families, and society. Pag maraming miyembro ng pamilya, syempre, yung allocation ng resources, nahahati-hati. So, hindi na po-provide ng isang parent yung bawat anak ng talagang sapat na edukasyon, sapat na pagkain. Alam naman natin na pag hindi sapat ang edukasyon, syempre, ang cycle ng poverty, paulit-ulit. Sa kalusugan ng ina, syempre, malaki yung epekto na hindi properly spaced ang bawat anak. Unang-una, pag sunod-sunod, yung nanay hindi nakaka-recover. Aside from that, bumababa ang resistensya ng ina. Marami tayong available na methods, no? Yung mga pilduras or yung pills, merong barrier method, yung IUD, meron ding injectable, meron ding mga implants. Ang natural family planning method, pwede mo itong ituro doon sa mga well-motivated patients. At doon sa mga regular talaga ang menstrual cycle nila. So, hindi mo ito pwedeng gamitin doon sa mga babaeng irregular ang period because hindi mo alam kung kailan sila mangingitlog at hindi mangingitlog. Hindi rin siya effective doon sa mga babaeng nag-mix feeding dahil hindi mo alam kung kailan sila magkakaroon at kung kailan sila hindi magkakaroon. Family planning is a key to slowing excessive population growth, thereby controlling the negative effect of our population on the economy and the environment. This is the reason why family planning is being introduced and being endorsed to Filipino families. Being the 12th most populated nation in the world, ang ating populasyon ay magiging 96,471,000 by July of 2012 at palaki pa ng palaki ang ating populasyon.
Bilang isang Pilipino, ano ang magagawa mo? Kung pag-uusapan natin yung among the contraceptive methods na pinaka-effective, of course, number one is yung permanent contraception. Pangalawa dito, of course, yung mga long-acting contraception. Isa sa mga long-acting is yung, of course, yung injectable. At yung bago ngayon, yung IUD na may kasamang gamot na binubuga. And then, effective din kung perfect use ng pasyente, yung mga pilduras. And then, of course, ang least effective, natural family planning method or yung written method, at of course, yung withdrawal method. Ang mensahe ko lang sa mga manonood, mahalaga ang magplano ng pamilya. Either kumonsulta kayo sa mga health center or yung mga OBGYN ninyo. Sa tamang gamit nito, matutulungan natin ang gobyerno towards achieving the Millennium Goals sa 2015. Injectables, condoms, pills, at marami pang ibang paraan para isakatuparan ang isang maayos at epektibong family planning. Salamat po sa pagsama niyo sa akin itong araw na ito. Till next week, this is Generation RX, your health and travel show that keeps you informed, now signing off.